sino ba namang hindi nakakilala kay Doktora Ilustre? Dr. Fuentebella, Victorina na ako ngayon. Ah, sorry. It's okay. Huwag ka magpapaniwala dito kay Barry. Tsaka OIC pa lang ako as clinic head. Ikaw naman talagang pinupuntahan ng pasyente dito. Tsaka in the bag na yan, your position will be permanent version. Masaya akong makilala ka, Dr. Jill. Pasensya na pala ha, napaga yung punta ko dito. Excited lang talaga akong pumunta and to meet all of you. Pasya, lipat na ako ng hospital, Dr. Jill. Ikaw nang pala kay Dr. Fuentebella. Halika, turo ko sa'yo office, ma. I'm so happy to be working here in Pine Hill, Dr. Victorino. It's been a while since last akong bumalik ng Baguio. Ah, taga rito ka? Hindi. Taga Pangasinan. Pero dito ako nag-college. Well, this is your office. I hope you find this okay. Oo naman. Salamat. Ito naman. Double date ulit tayo. Para mag-get over mo yan. Hindi na kailangan ni Dino ng double date. Mukhang click na click naman kayo. Ano mo ba si Dino? Okay, hello. Hindi mo na... Hindi mo na kailangan sabihin ko na kailangan malaman. I promise you. Masaya ako para sa'yo. Doc Sandy, good morning! Hi! Yung schedule natin mamaya para sa evaluation mo, ha? Ah, yes, yes. Doc Victorino, I hope makapagbigay ka na ng schedule. Uy, parin patingin naman ang schedule ko. May mga patients pa ako today. Ano ba kasi ito ko so far? Sige, pa-check na lang naman. Ay! Ay! Thank you. Uy, sis, yeah. Basta mag-double date pa. Mga pag-isipan mo. Hindi na. Okay na. Jill! Paalis na po kayo? May na-miss ba akong schedule, Bunny? Wala naman po, pero si Dr. Fuentebella po nag-follow up po ng schedule niyo po tungkol sa psych evaluation niyo po. Dr. Jill! Kanina pa kita hindi matsyempuhan, kaya kay Bunny na ako nagtanong. Sige po. Mukhang paalis ka na. And tomorrow's another busy day. If you want, pwede na natin gawin ngayon. Dok, kasi nagmamadali ako. Saglit lang naman to, Doc Jill. Papatawagin ko na lang sa'yo si Bunny kung available na yung schedule para hindi din natin minamadali yung session natin. Pasensya na, Doc, ha? Excuse me. Good morning, Dr. Victorino. Coffee? Doc, bakit kailangan naman umabot pa sa mandate upper... Mandate ng kumpanya ang sinusunod ko. Sabi ko, magbibigay ako ng sufficient time for site evaluation once na lumuwag ang schedule ko. Which might not happen anytime soon. Laging puno yung schedule mo. Bukod sa klinik ko dito, may klinik din ako sa Atok. Alam yun ang management at admin dito. Which have nothing to do with Pine Hill. Ikaw ang OIC ng Pine Hill, Dr. Victorino. May responsibilidad ka bilang empleyado ng kumpanya. Hindi lang ako empleyado ng isang kumpanya, Dok. Doktor ako. At sa pagitan ng isang psych evaluation na wala namang kinalaman sa pagiging doktor ko at sa mga pasyente, pasyente ang lagi kong uunahin. Time management lang naman yan, Dr. Victorino. Lahat naman tayo mabigat ang workload. Di naman yata tamang ako ang matambakan ng trabaho at bumagal ang flow ng system ko lang dahil lang busy ka. Medyo cold po si Doktor. Hindi na po namin alam kung paano siya i-approach. Ito pa. She's a bit harsh minsan. Abrasive. Well, I can't tell you who said this, but the common denominator is your countenance and your attitude are affecting them somehow. Nasa medical field tayo. Harsh lang ako pag meron silang hindi ginagawang tama. Natural, buhay ng pasyente ang nakasalanan. Ang importante sa akin, magawa ng tama ang trabaho.
hindi ko naman kino-question ang abilidad mo, Doc. I know you do your job well. It's just that you have so much baggage. Baggage? What do you mean? I'm aware of what happened 2 years ago. You had marital problems. Sino nagsabi sa'yo niyan? Wala yan sa records ko. Sama ba talaga sa psych evaluation ang pag-bring up ng nakaraan? Sa evaluation ang pag-bring up ng nakaraan ko. You know what? Let's just end this here and let's meet again next time. Hindi na kita ipapressure sa schedule mo kung kailan mo na lang gusto. Whenever you feel like mas makakapag-open up ka. Sounds good? Sabi kay David Ilustre na kahit na anong panggugulong gawin niya sa akin, hindi niya ako mapapaalis dito. Alam ko na magkaibigan kayo ng ex-husband ko. That doesn't look good, Doc. Sana alamin niyo muna yung konteksto ng video bago niyo ako husgahan. Well, ano bang nangyari? Hindi pa ba sinabi ni David sa'yo? Nagpunta ako doon dahil kinuha ni David si Gio. Buti nga hindi ako tumawag ng pulis para ibalik sa akin ang anak ko eh. I understand where you're coming from. Regardless, umabot pa rin kay Chairman ng Gulo and he's not happy about it. One of the members of the board are friends with him too and he called him. And he wants you to take a leave of absence habang inaayos namin itong gulong to. LOA? Para sa isang video na wala namang kinalaman sa trabaho ko? May mga personal akong problema pero hindi ko hinahayaan yun na maapektuhan ang mga pasyente ko. Hindi ko pwede iwan ang trabaho ko. So you refuse to take a leave of absence? Understood. Pero hindi na ikaw ang OIC ng Pine. Jill! Gabi, anong ginagawa mo dito? Hindi mo kasi sinasagot mga tawag ko. Nag-silent talaga ako ng phone. Umiiwas ako sa kahit anong usapan niya. Bakit naman? May mga mata kasing nakatutok sa akin. Nagbabantay at nagre-report sa ex-husband ko. Well, anyway, may issue kasing kumakalat sa school ngayon. May kinalaman sa'yo. Pwede ba tayo mag-usap after your work? Dr. Victorino. Here. Ililipat ang consultation room ko effective immediately. Well, may gagawin kasing renovations, Dr. Victorino, and kasama yung consultation room mo sa area na maapektuhan. Pero don't worry, pinaredy na naman yung nilipatan mong consultation room. May mga consultations akong nakaschedule today. Hindi ko to agad magagawa ora-ora. Nabigyan ko na ng instructions yung reception. All your patients this morning will be handled by Dr. Bellarmino. And I checked in with Manny. Konti lang naman yung appointments for this morning. So, patawag ka na lang ng utility if you need help, ha? We need to vacate this office as of... Dr. Jill! Akala ko maaga na ako, pero mas maaga ka pa rin pala. Are you going out? Excuse po, Doc. Nalabo ko na. Tawagan mo ako pag may emergency, ha? Sige po, Doc. House call. Gusto ko lang sana mag-apologize tungkol sa nangyari nung isang araw. I've been meaning to talk to you, pero sobrang busy ka. Ginagawa ko lang naman ang trabaho ko para sa clinic.
I know iniisip mo, may connection kami ni David, kaya ko to ginagawa. But believe it or not, it's nothing personal. Ang ikabubuti lang ng clinic ang iniisip ko, hence the new policies. You don't need to explain, Dr. Fentimbella. Sabi mo nga, ginagawa mo lang ang trabaho. Now, if you'll excuse me, naghihintay ang pasyente. Gusto ko lang naman maging maliwanag. By the way, may gathering yung mga staff and doctors off duty mamaya. Just a simple thank you for the warm welcome to me. I hope you can come. Thanks for the invitation. Una na.